Magandang araw mga kamaneho. Panahon na para gumamit ako ng RFID. Cashless na tayo sa expressway. Libre naman daw ang pagpapalagay ng RFID. At the same time, kakatagpuin ko din yung aking pangalawang subscriber. Shout out kay Gary ni Flores and Joy Lorenzo sa pag-avail ng ating merch. Sobrang thankful ako. And salamat sa pag-support sa ating channel. Sana ma-inspire kayo ulit. Bili muna ako ng buko. Wow. Mapa, sedan, kotse, truck, or man. Meron kasi iba't ibang uri ng steering wheel, especially itong ating pickup. Hydraulic siya. Meron naman yung mga electronic, yung mga dimotor talaga, mga malalambot. Ito kasi yung Nissan Navara. Feel mo yung manibela. I-feature ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong steering wheel cover. Ito siya, malambot siya actually. Meron siyang foam and then meron siyang parang net. Ang kagandahan nito, may mga advantage to eh. Pag summer time, so naaarawan kasi yan, hindi siya nagkakatch ng init. Heat resistant siya kasi nga meron siyang mga net. So pag hawak mo ang manubela, hindi siya mainit. Itong type ng steering wheel cover na to, bagay sa mga dalawang kamay na humahawak ng manubela. Diba meron tayong mga one hand lang. Pwede naman to, kaya lang may dulas siya kasi wala siyang rubber. Ako, gusto kong bumalik dun sa tamang pagdadrive. So try natin tong ating steering wheel cover na to. Ganito ko siya dinadrive. Although gusto ko minsan ng isang kamay lang, pero kasi nga dahil wala siyang rubber, so mas bagay siya sa ganitong uri ng pagdadrive. Dalawang kamay, minsan ganito. Nakapatong yung aking sigo dito. And then ang ginagawa ko, pagliliko na ako, kung kaliwa ako, hawakan ko to and then saka ko siya didiretso. So bibitawan ko lang siya. Okay lang din yung one hand, kaya lang dapat yung steering wheel cover mo ay rubberized, parang gano'n, para hindi siya dumulas. Gusto kong bumalik dito kasi malambot siya eh, masarap siyang hawakan. Ganito ko lang siya ginagamit, yan. Malambot naman yung manibela ng Navara eh. Meron siyang proper way pag gamitin. Una-una gusto ko dito, ramdam ko yung manibela. Kasi pag yun nga, masyadong malambot, para siyang laruan, parang kotse, gano'n. Minsan kahit nakatigil ka, iniikot mo pa rin siya. Mali yun kasi masyadong pirosado yung motor na nagpapaikot dun sa steering wheel mo. Diba, kung liliko ako sa kaliwa, minsan hinihigit ko muna siya, saka ako dinediretso ng dalawang kamay. Para hindi napapagod yung dalawang kamay mo, o hindi napapagod yung isang kamay mo lang. Pag straight na kasi, maganda siya, hindi siya malikot. Yung lapat na lapat talaga siya. Since hydraulic to, pag mga mabilis ang likuan o kaya yung mga pupuntahan mo, ang daming paliko, dapat tama yung pag-handle mo ng steering wheel. Dapat tama yung pag-ikot mo. Iikot sa kaliwa, hawakan mo dito, and then hilahin mo siya habang tinutulungan mo ng kanang kamay. Ganun din dito, hihilahin mo siya. Ito, may daladala pang ref, panghakot. May advantage to sa ano, sa high speed. Kahit nasa 170 kilometers per hour ka na, hindi siya malikot, hindi mo ramdam ng nanginginig. Medyo mabigat siya kapag ayun nga, madaming iskinitas, liko ka ng liko. Pero pag tama yung pagliko mo, alam mo, gagamit ka ng ganito, yung ikot niya continuous, dapat ganun siya, oh. Continuous. Kung ibabalik mo, continuous lang din. Yung usually yung tamang paggamit ng manibela ganito, dalawang kamay, nasa 9 o'clock at 3 o'clock. Pwede rin 9 o'clock, 12 o'clock. Ito yung ginagamit ko pag liliko na ako, mapakaliwa o kanan. Pwede mo siyang hilahin habang tinutulak nitong isa. So nagtutulungan sila. Itong steering wheel cover na to, mura lang din to. So may mga supply ako nito. At advisable ko siya, especially sa mga driver na laging dalawang kamay ang hawak. Minsan kaya ka nag one hand kasi nga yung isang kamay mo nasa ano, nasa gear, mag-shift ka, babalik ka uli. Pero kapag automatic kasi, naka-fix na yun sa drive. So dito ka na lang, manibela ka na lang. Ito, mas gusto ko to. Pag dalawang kamay kasi minsan yung ikot mo sobra, so ibabalik mo uli. Kaya minsan dun siya nakakapagod.
Pero kung ganito, mas steer mo siya ng dahan-dahan. Kumbaga, mas sasakto mo siya. Si boss George po, George. George. Bagong subscriber. Yung kanya yung black. So pares na pares kami. Same. Kaya lang automatic yung sa kanya. Ano bro, try natin. Meron ko ba experience sa manual? Hindi, actually manual naman ng una ko. Pero okay. Pwede naman. Sige, testing natin po. Testing tayo. Malaki ang kaibahan niya. Paano malaki ang kaibahan? Hindi, yung laruan niya is iba na. Oo nga. Adjust mo yung ano, upuan mo. Ang mahalaga kasi sa manual kasi bro, dapat ito yung tatapak sa yung pedal. Ano, hindi yung dulo ng paa mo, ito mismo. Parang sisipan mo lang siyang gano'n. Okay, gets? Yung manual niyan, sanay ka naman na ano. Nakatry ka na? Na. Sige, ikot tayo bro. Pinapanood pala yung aking mga video. Ano? Actually, kasi... dalawa kayo eh, kaya lang mas maano ako dun sa'yo. Marami akong nakukuha mga diskarte. Daling ako sa ano, kotse eh. Ah, so, okay. Eh, lagi na ulat. Isang tumitirik yung mga ganun eh. Sanay ka, ano? Ayun lang. So, alam mo din yung sa manual, ano? Yung sa clutch? Mm-hmm. Normal, kasi nung ako yung natuto, ano naman, kotse lang ha. Manual na kotse. Manual na kotse. Ito ang maganda sa ate eh. Nikki yung una kong na-meet dito. Anong year ba ganito? 2019? 20 kasi ano siya eh. LCD na siya. Medyo bago-bago. Yung sa kanya nga ay magandang. Pero may ano naman, may variant na pwede magpalit ng gano'n. Yung sa'yo ba hindi pwede? Pwede naman. Mahusay ka sa pag-release eh. Hindi mo siya binibigla. Eh kasi ano na lang talaga. Sana yan. Sana. Sa manual kasi, ang nabasa ko doon, yung pag-release talaga ng clutch. Dahan-dahan lang siya, gano'n. Dahan-dahan lang talaga siya. Madali mong makita sa mga driver na mahusay agad. I mean, yung mahusay na. Actually, nataksata ko naman. Galing ako sa Santa Rosa. Sa Nissan din mismo. Ah, Nissan din mismo. May pina-check lang din ako. Major o minor? Minor lang naman. Hindi, natanggal yung ano ko. Alin? Sa busina. Alin? Yung lower horn niya. Ba't ilan bang busina mo? Actually, di ba, dalawa to yung sa taas at sa gilid. Isa lang yung sa akin ah. Ah, isa lang sa... Hindi ko alam. 610. Pag sa neutral, i-diin mo siya pababa. Hindi, diin. Okay. Ah, ganun. Ah. Ganun. Oh, yan. Oh, yun ang difference niya. Diyan ang makukuha ngayon yung reverse. Same lang ba sa'yo? Hmm. Automatic din nakikita dun sa rear view. model, same lang din naman yun, no? Wala namang difference. Walang difference, ano? Ang difference, features lang ito. Oo. Pero the rest, wala. Pero na. Gusto ko to, alam mo bakit? Kasi ito mag... Wala siyang delay, wala kang ibang napipindot kapag kasi LCD. Kailangan tumingin ka rin eh. Mm. Ito, kabisado eh. Kasi ang manual, ang kaibahan niya, yung sa hatak siguro. Kasi, pero may manual naman siya. Manual na sequential. Pero siyempre ito, manual na talaga eh. Ang kagandaan sa manual, nakita ko, yung traffic na paakyat, hindi ka nagre-revolution ng todo. Nakaaba ka lang. Kasi umaakit talaga siya kahit anong gear. Ibitaw mo lang siya, kung saan niyang hahatakin yung gear na yun, maging sapat sa engine niya, hindi yung lunod niya. Bro, ito na oh. Oo, ito yun eh. Mahilig ka din sa black, ano? Alam mo, Brad, matibay ah, kasi tahi siya eh. Ito siya, ano? Kahit kupas na yung damit mo, yung logo niya hindi pa. Mas okay pa. Mas okay ah. Fit ka rin magsuotan ah. Medium ako eh.
May medium ba eh? Ano ba yan? Ah, large pala yan. Yeah. Ito, medium yeah, po. Ito, sakta na to. Hindi ako tinutupi ko yan. Ito na lang. Ayos. Pwede ko rin drive yun sa'yo, ano? Oo, okay. May lahat ka ba? Wala na. Wala. So, ito drive natin yung kay Kuya. So, para ba to? On lang ano? No, normal. Brad, meron kang ganitong cover? Ah, wala, wala akong. Gusto mo yung ganun sa akin? Maganda may siya pang dalawa. May naka-line up din kasi kung yung mga kaya mga cover din. Okay, testingin natin ah. Ang nakita ko sa automatic na Navara, yung isang straight na buwelo niya, yun mabilis yun. Pero kapag nakabuwelo ka na, tapos gusto mong ipabilisin, aatungal siya. Ganun. Isang example. Eh, hawakan mo yung ating kanal. Ano ka na, nasa halimbawa 60 or 70 tapos gusto mong bumilis, ay sorry may humps pala doon, walang gulay eh, walang gulay ito pala pag black ano, talagang lahat black eh, kaya lang mahirap mag-alaga ayun, yun nga lang talaga unless kung hindi mo siya masyadong pinapansin yung mga hibla-hibla na guwit-guwit sa una, ganun, ganun ako nauna pero tagalan, okay na yan. Sanay na lang. Sa orange naman, ang kagandahan dyan, parang pag may aligabok, mas maganda. Hindi kita pati ang dumi. Oo, oh, hindi kita yung dumi. Yung silver, medyo plain kasi. Oo, oh, yun nga lang medyo plain. Unless... Maganda yung medyo dark gray kaso sa ano ata yung sa ibang model. Oo. So wala ka pa ang problema dito sa rack and pinion mo? Wala pa naman. Medyo ang ano lang talaga ng Nissan, pag mabagal, medyo mabigat ang manibela. Oo. Kaya ang technique dito sa Nissan, yung tamang, ano ba, ganun, tigil mo siya. Na, tandahan naman siya, ganun. Aircon lang talaga panalo eh. Panalo ang aircon dito bro, hindi. Mukhang sulit ka dito bro ah. Oo, basic lang talaga. Ano, may tama na yun sa likod mo? Oo nga no. Ano ka ba, naka-atras ka ba o inatrasan ka? Ano yan, naka-park ako somewhere Alpha Mart. Okay. Pagbalik ko, ganyan na ka. Natrasan ka bro. Ayan, hindi ko masabi pwedeng yung helmet ito. So parang pwedeng try ako mag-ano ng CCTV na. Wala, wala kang makita. Oh. Magre-request pa ng police clearance. Eh di ipapaayos mo pala yan sa insurance. Ano? Hinihintay ko na lang sa insurance, sa parts. So ito yung mga gamit mo? Hindi, ayan, pangkarga ko pangkarga. Lang. Pangkarga. Hindi kailangan ng ano, ORCR nito. Oh, dalhin ko na. Sige. Dalhin ko na. So, pagkukuha tayo ng RFID, dalhin natin yung mga papel ng sasakyan. Parang mga 300. 300? Sabi na, libre lang daw eh. Hindi, yung parang may registration na alam ko. Okay. So, dito tayo sa may Shell. Ah, ito na kami sa RFID. Ma'am, wala akong ball pen. Ay, sorry ka. Okay. So ang requirement ay application form and then ID. May bayad to ba application form? May bayad to sa initial load. Yun na yung load? Yes sir. Okay. Ikaw na kayo magkakabit na? Yes po. Ano kasi yung boss na gamitin nyo at pag execute, hindi siya gumana, hanapin sa inyo yung card, hindi nyo maipipresent yung card, farthest kayo nun sir. Anong kaso yun? Ano? Hindi. Ano lang? Sisingilin kayo ng dulo-dulo. Ah, dulo-dulo. Grabe. Size kayo, may 250. Laki ah. Okay, pag naman entry nyo, hindi pala kayo nasa likod nyo. Pag exit nyo, wala kayo entry, parges ulit yun. Ay. Yun ang problema sa ano eh, ano? Sa RFID. Yun kasi ano siya, yung mga timing. Eh. Kailangan sundin nyo yung mga policy na kailangan ng ano eh. Nakalagay ba yun dito? Hindi, sa amin sa last call kasi na yung mga line dyan. Susundin mo na yung mga line? Yes, yung kung susunod ka na o stop muna, ganun. Kasi pwedeng mabasa yun sa'yo eh. Mabayaran mo yun sa likod mo din. Ano para... pag mga exit, ingat kaya sir, huwag kayo masyadong kasunod kasi pwedeng madedact sa inyo yung nasa unahan. Oo. Oh, ang swerte nung nasa unahan, ano? Yes po. Akala niya. Binayaran mo na rin. Tingin sa balance niya, yung pa rin. Ganun sa RFID? Yes po, mga nangyayari. Okay. Ay, tutok pa naman ako lagi. Lalat ko na sa anay ka ng cash. Tumunagad mo kasi. Yun, okay lang pag kasi. Kasi bibigay mo lang din talaga. Okay. Meron na tayong load 500. Ito lang naman yung kailangan natin iwasan dyan sir, para hindi siya maapektuhan yung ilaw. Yun yung mga parang dyan na bubugay yung ilaw. Okay.
medyo madali lang pala i-ticket siya, no? Yes, hindi ba natatanggal pa sa basta yun? Hindi naman sir, may nire-replace kami yan 2 to 3 years ganun. 2 to 3 years? Pero may parking kaya, mas malas, tatagal yung ano niya sa'yo. Oh. Ayos na, no? So sir, kung may cash ticket kayo, cash na lang po muna. Then kung wala naman, galing kayong Kalamba, pwede na siya. Okay, thank you bro ah. Basta tropa na tayo ngayon. Nag-avail na ako ng RFID, so wala na tayong problema. So makakaalis na ako agad. Ayoko talaga ng pila sa toll, especially pag holiday, maraming pila. Cashless, safe. Lalo na ngayon meron tayong ano, pandemic. Bro, thank you ha. Sige. Thank you.